yung kuwan mga damit niya. Oo nga, natatandaan ko yung grabe ka ngayon. Wala nung hindi na nagpaalam. Pero hindi yun yung dahilan. Pero naaalala niya. Dinapon niya lahat ng damit ni Grace. Wait. Sa labas. Mamatakin mo yun? Doon? Doon ha? Ano ang ibig mo sabihin na yun doon? Doon? Hindi dito. Tinapon ko talaga ang mga damit niya mo. Oo nga, salbahe ka kasi nung dati. Hindi naman rin niya kay putik kay ayan, muulan-ulan. Lahat ba naman, tinapon mo damit ni lahat, Casey. Lahat, sa kabinet. Kaya nga. Pati nakahangir. Kaya nga. Sinampay. Inano ko sa... Wala. Ano? Opo yan na. Wow. Tinapon ko na talaga minsan. Oo, pero okay. Hindi ko na inulit dahil hindi na siya nagpaalam. Hindi na siya nagpaalam nga doon. Doon ha? Kaya doon ako nagalit. Sabi doon. Nga, dito lang, dito. Pag umano siya, pinapayagan ko naman siya. Siyempre, tunay na ina niya yan eh. Kaya nga. Pinapayagan ko, pero nang sabi niya nga doon muna ako kay mama ko. Okay, tinapo ko ng mga damit niya. Total apo lang naman kita. Sabi ko, anak ka lang naman ni Bani. Nagwari, strong ah. Hindi na nag, ano? Marupok naman. Hindi niya na inulit. Pag may okasyon, pumupunta siya pero umuwi man. Makukisi, kisi. Tayo lang dalawa. Huwag mo naman ako iwanan. Uungat nanay mo yung tunay. Pero ako ang nag-alaga sa'yo. Simula nang iwanan ka, gumagapang ka pa. Gumagapang ka pa lang. Alam hanggang naman ngayon, niya dalaga ka na. Alam may naman nandiligaw na sa'yo. Oh, Mario, may pitun talaga ako dahil iniingatan ko ang kanyang puri. Wala. Ayaw ko nga magpatiwara siya, mama. Gaya ng iba. Nga. Tama naman yun. Hindi ko lang masabi. Kaya iniingatan ko si Casey ko. Sa isa-isa kong apo. Nasa poder ko.